What's up mga ka-Investa? Welcome to the Investa University program. And if bago ka pa lang dito, this is a free program that will teach you the basics of investing to the more advanced things that will help you create your own systems. No? So you are all welcome to be in this program. So if naghanap ka ng mentor or courses that will teach you on how to invest, this is the place for you. So in our short lesson for today, our educator is JC Bisnar and he will be discussing bakit nga ba karamihan ng traders ay naubusan ng pera or natatalo when they start investing in the stock market. So before natin pag-aralan yung fundamental and technical analysis, daanan muna natin yung mga behavioral factors kung bakit natatalo yung karamihan ng traders para mas maintindihan natin bakit kailangan natin pag-aralan pa yung fundamental at saka technical analysis. So without further ado, let's start the lesson. So una is, why do a lot of people lose in the stock market? So pag tinignan mo yan or narinig mo na sa mga balita, sinasabi nila karamihan ng investors or traders natatalo. So dadaan na natin yung mga rason. Ito yung pinaka underlying or malakas na rason. So first is, you have no strategy. Wala kang strategy na may edge, wala kang strategy na reliable. Baka napulot mo lang yung mga strategiya mo kung saan man, internet, sa libro, pero di mo naman talaga inintindi. So wala rin, walang foundation, kumbaga. And then, the next behavior that happens here is kapag wala kang strategiya, then ang nangyayari, umaasa ka sa ibang tao. So tinatanong mo yung barbero mo, pre, ano ba magandang stock ngayon, di ba? Kapag ganun ka, na umaasa ka lang sa iba, that's an unsustainable way to thrive in the market. So sooner or later, babalikan ka ng markets dahil hindi ka masyado independent thinking, di ba? At some point, babawian ka niyan. Maaring in the initial run, pwede kang kumita sa mga tips, sa mga rumors, sa mga pagtanong sa mga tropa mo, sa mga barbero. Pero in the long run, it's not sustainable. Dapat may independent thinking tayo, marunong tayo mag-isip. So yan yung ituturo namin sa inyo rin. Tapos ano rin, yun nga, kung wala kang strategy, yung isa namang angulo dyan, wala ka ring effort. Wala kang effort mag-research, wala kang effort mag-analyze ano ba nangyari sa buong mundo, sa mga company na binibili mo, or just reviewing the charts, di ba? So, it goes hand in hand, yung strategic portion and then yung dedication. So, ano to eh, hindi lang naman sa stock market to eh, kahit sang larangan mo dalhin. Kaya nga maraming mga tao nasa scam, di ba? Kasi gusto natin quick money. Gusto natin madali. Gusto natin walang effort. And if you're the kind of person na nagmamadali lang, gusto lang madali lahat ng bagay, then probably the stock market would give you a hard time. So that's the reality. Pangalawa, no risk management. So kapag tawag ko dito sa mga to, boy all in. So pag nagmasid-masid ka sa social media, marami kang makikita, wow, galing. Ano, parang taas ng gain, pero all in. So initially, that can be impressive or easy to do, manageable to do, lalo na kung nagsisimula ka sa low levels. Example, start ka 40k. Sige, dali i-all in nun, diba? Kasi 40k, parang nasa utak natin, sige, babawiin ko lang yan. Isang buwan lang yan eh, o isang ano lang yan, bebenta lang ako ng kung ano, madali bawiin. Pero paano kapag yung portfolio mo lumaki na? Nadala mo yung habit ng pag-all-in. So, yung 40k mo naging 300, naging 500. Sige, kaya pa yan. Madali pa mag-all-in. Pero paglampas mo ng 1M, 2M, 3M, dyan mo na mararanasan na yung bad habits mo. Kung maaaring swinerte ka nung early game, pag nasa mas serious level ka na, hindi na pwede yung ganun-ganun lang. And ang dami kong nakita na traders, mga kasabayan ko, ever since 2012, 2013, nakikita ko na napagmamasdan ko yung iba. Ano, puro sila boy all in. Which, malaking factor yun kung ba't hindi nila na-level up yung sarili nila beyond 5 million, 10 million, 20 million, and onward. Diba? Kasi, kung puro ka all in, maaring ito, example, 99% tama ka. Sige, galing. So, aakit yung portfolio mo. Pero doon sa 1% na magkamali ka, tapos all-in ka rin. Tapos kung yung mistake mo, kunyari yung stock, bumaba 40%. Masakit yun, di ba? So, maraming mga tao nasa stun or hindi maka-act on their mistakes dahil sobrang walang risk management eh. Parang sugal-sugal lang. Walang strategiya sa risk management.
walang disiplina rin, gusto yumaman agad. So again, it boils down to the behavior na ano eh, atat tayo eh, gusto ko mabilisan eh. Sige, all in natin, 'di ba? Magka-connect 'yan dun sa unang reason na pinakita ko. Ito naman. So boy kabado. Sa mga girls pala, huwag kayo magtampo, no? Pwede rin girl kabado, pero di kasi bagay. Di bagay eh, kaya boy kabado na lang. Pero kung ano, ilipat nyo na lang sa perspective nyo kung girl kayo, diba? Girl kabado girl o girl kabado. So anyway, ito naman, this is the reason why active trading is not for everyone. Active decision making is not for everyone. Kasi not all of us are built to make sound decisions even though the circumstances are giving us a tough time. So, ano yung ibig ko sabihin dun? Kunyari, yung pera mo, 100,000, naka-invest ka, bumaba ng 1%, 1K. So, karamihan sa atin, kalmado pa. Pero kung bumaba yan ng 5%, 5,000, marami sa atin, lalo na kung malaki na yung halaga na yun, yung 100K, pinag-ipunan natin yan. Marami sa atin, kahit tama pa rin yung position natin, pero nagkaroon lang ng volatility, gumalaw lang ng 5%, kakabahan na. Tapos, doon na papasok yung mga butas na, shit, di ko na paghandaan to kasi wala akong strategiya. Shit, all in ako, kaya ang laki ng loss. Nagko-connect-connect yan. So, meron rin ako mga napansin na behavior na kahit naturuan mo yung isang tao ng, ano, ng tamang mga strategy, mga diskarte, mga tips, ang kalaban nila minsan, sarili nila eh. Diba? Ang hirap ipasa sa tao nung emotional discipline. Iba yun eh. Kasi, kahit na makuha mo yung mga strategies, yung mga concepts, mga theories, fundamentals, technical, systems, pero kapag ikaw yung pumipindot as your own individual, di ba? Imamanage mo eh yung utak mo, yung emotion mo, yung nararamdaman mo. Tapos pat, yung galaw ng market, yung mga noise all around us, yung information, yung profits and losses mo. Lahat yun pumapasok sa sistema mo, sa persona mo. In every minute, every time you monitor the market, di ba? So, dito, mahihirapan yung mga tao na kinakabahan agad. Na 1 cent pa lang, 10 cents pa lang, parang ano na, end of the world na, di ba? So, you must maintain emotional composure, emotional mastery, yung kailangan natin isipin. Ito naman, pinaka, hindi obvious, pero napaka-importante. Ito yung isa sa mga lagi kong binabanggit bago ako magturo ng tao. Pag nagtotalk ako sa mga schools, sa mga seminars, etc. Pag ini-invite ako, lagi ko ina-highlight to. The first step for you to succeed in the markets is to know yourself. So, kapag kilala mo sarili mo, matitimpla mo kung ano ba yung diskarte mo sa market. Marami natatalo kasi hindi nila tinimpla according to their persona yung strategiya nila. So, maaring ginagawa ng iba, uy, ganito si Sir JC. Si Sir JC, trend follower. Si Sir JC, buy on breakouts. Parang ganyan, di ba? Si Sir JC, gumagamit ng RSI 50. So, kunyari, nakita nyo, ito yung mga ginagawa ko. Most of the people will not even consider thinking of how they can apply these concepts towards their personal situation. Yung karamihan ng tao, pag nakanood tayo ng YouTube or libro, kukopyahin na lang natin tapos no-brainer na. Di man lang natin pag-iisipan. Bakit kaya ito yung ginagamit niya? Paano kaya ito babagay sa akin? Kaya ko kayang mag-hold ng matagal sa isang stock? Or medyo kabado ba ako? Parang ganun. So, kailangan kilalanin mo yung sarili mo. Iba-iba tayo ng persona. Eh, napaka-importante nito. Kapag na-master mo yung sarili mo, then para ka ng, ano, para ka ng in peace. May inner peace ka na when you're approaching the markets. Dito mo mapapansin pag na medyo deep to, pag naabutan mo yung zen state mo sa market, diyan na yung parang feeling na yung mga trades sila na yung lumalapit sa iyo. Yung opportunities nagfo-flow na lang siya. So napaka-importante nito, knowing yourself. And tuturuan namin kayo sa Investa University kung paano ba magawa ito. Marami tayong mga profiling, marami tayong mga reflections para alam natin saan ba tayo titimpla? Ano bang gagawin nating strategiya? Okay? I'll be discussing the components of successful investing and trading. So, ito yung mga parang foundation, ito yung pillars na kailangan mo itong mga aspeto na to para mag-succeed ka sa market. So, una is yung sistema mo. By system, this just means ano yung exact buying and selling rules mo sa stock market. Marami kasi,
pumapasok sila, mauuna yung pera, pero wala sila nung system, yung buying and selling rules. Mapa-investor ka, mapa-trader ka, kailangan may edge ka muna, may system ka. Diba? So, ito yun. Dito, kaya tayo nasa Investa University para mabuo natin yung foundation ng strategy and system natin. Alright? And then, risk management. So, yun nga. Kahit gano'ng kagaling, 99% hit rate ka or whatever, kailangan protektahan mo sarili mo at all costs. And then, kahit nakuha mo na yung risk management, yung strategic part, pero yung psychology mo, hindi mo na-master sarili mo. Problema yon, yung disiplina mo, yung pagiging kalmado mo, the ability to make objective decisions, the ability to see through information kahit na may position ka. Kasi minsan, pag may position tayo sa isang bagay, hindi na tayo makapalit ng opinion natin eh. Yun lang. Simpleng bagay, di ba? Kunyari, nakikipag-argue tayo. Example, politics. Diba? Napaka-init yan. Minsan, maraming mga tao nag-aaway, nag-unfriend ng isa't isa dahil sa political opinions. And human nature din to eh. Karamihan sa tao, pag nalabas na nila yung position nila, yung opinion nila, hindi na nila mapalitan kasi ayaw nila magkamali or wala na, may bias ka na, ito ako eh. Diba? So, napaka-importanting part yan sa trading. Di ko lang ma-iterate ngayon kasi intro pa lang tayo, pero pag naranasan mo yan throughout the years, you're gonna make tons of opinions, positions, and you're gonna have to reverse them. Kailangan ibahin mo kasi yung pala mali ka nung una. So isang example, kunyari bumili ka Meralco pero mabagal pala si Meralco, so mali ka. Tapos yung pala mas maganda pala kung bumili ka ng FGen, undervalued, high growth, mas mura, para ganun. So, kung ikaw yung tao na fixated ka lang, na okay, Meralco ako forever, pare, may forever, mahihirapan ka kung hindi ka nakaka-change ng utak mo at the right timing, at the right circumstances. So, yun, isang sample lang yun where psychology plays a big part in investing and trading. Pero, ayun, I hope that you get an idea. Lastly, pag na-master mo na yung psychology mo, yung translation niyan into the markets is yung execution mo. Gaano ka ka-consistent mag-buy and sell, sundan yung mga rules mo, gaano ka kabilis mag-react kapag may breakout or pag may panic, kabado ka ba, hindi ka ba makakapindot, di ba? It all comes together. So, yan yung apat na mga important factors. Dadaanan natin lahat yan and tuturo namin sa inyo lahat yan over the span of the whole Investa University program. So, kung excited kayo, subscribe lang kayo sa YouTube channel natin. Sa Investa groups natin, bibigay namin yung mga links mamaya. Now, in terms of knowing yourself, some questions that you need to ask yourself para mas makilala mo lang sarili mo. Pag pumasok ka sa isang bagay, itong investment thing na to, anong klaseng effort kaya mo bigay? So, is it full dedication? Gaya nung ginawa ko, nung 20 years old ako, 21 years old ako, all out yun. As in, kahit sa kubeta, nag-aaral ako ng trading. Kahit kumakain ako, naka-on yung laptop ko, nag-iisip ako ng next trade or nagre-reflect ako. Kahit sa school hours, sa lesson, huwag niyo ako tularan, mga kabataan. Ayun, nagtitrade din ako. So, ganun yung attitude ko, ganun yung perspective ko kapag may nakita akong passion ko or bagay na gusto ko masterin. But it's not the same for everyone. Baka yung iba sa atin dito, mas conservative, parang okay, medyo risky to ah. Sige, ano, dahan-dahan muna ako. Araling ko siya every 2 hours a day. Parang ganun. Or araling ko siya on my break time. Or makakamonitor lang ako once a week. O yan, yan yung kailangan natin pag-isipan on the effort and time. Tapos ito naman, time horizon. Importante siya kasi connected sa effort mo. So, ano bang mga time horizon mo sa investment mo? Do you need constant income? Na yearly dapat yumayaman ka? Or chill ka lang ba? Kumbaga, may pamilya ka na, gusto mo lang, matalo mo yung inflation, yung savings, okay ka lang mag-iwan, basta masaya ka na, may hawak kang mga kumpanya, big companies of the Philippines, tapos kumikita ka over 5 to 10 years, pwede, iba-iba tayo na sitwasyon, di ba? Some people may need the money today, in the next 3 years, gusto nating yumaman agad, may goal tayo, yung iba naman, extra money lang to, para lang may diversification sila. Tapos ito, pagkilala sa sarili, anong klase kang tao? Kunyari, makikita mo yan eh. Kunyari, sa sports, patient ka ba sa pag-ensayo? So example yan. Siguro yung iba,
Kung nakalaro ka na ng mga sports, basketball, soccer, pag-gym, it takes hours and hours to develop ourselves. And it takes discipline, di ba? Para magka-abs ka, para tumaas talon mo, para gumaling ka sa shooting, araw-araw mo babanatan yan, or sobrang focus mo, di ba? It will take 6 months to years to master that. And that's the same in the markets. Kung naranasan mo na yun, malaking advantage sa'yo. Kasi ganun yung, alam mo na yung proseso, yung hardships. Pero kung ikaw yung tao na medyo yung mga experiences mo, gusto mo, komportable lang, madali lang, basic lang, chill lang, o kunyari may thesis ka, tapos hindi ka nakikicontribute sa grupo mo, tapos freeloader ka lang, diba? Petix ka lang. Kung ganun yung mentality mo ever since, diba? Baka mahirapan ka pag ikaw na yung mag-e-effort sa larangan na to. So, isang bagay yan. Tapos, pag-obserbahan mo rin, yung the way I get to analyze myself, imaginein mo, kunyari ikaw nakaupo ka dito. Ilayo mo yung perspective mo sa current mind frame mo. So, obserbahan mo yung sarili mo as if ibang tao ka. So, pag inobserbahan ko si JC, okay, sobrang all out siya pero minsan di siya nagpapahinga masyado. So, yun yung weakness niya. Kaya niya maging patient pero sa sobrang dami niyang iniisip or ina-analyze, baka namamicro niya yung decisions niya. Baka kailangan niya bawasan yung pag-iisip. Parang ganun. So, gawin nyo rin sa sarili nyo yan. Na okay, ako to, di talaga ako patient na tao eh. Whether sa mga results, sa mga job ko, ganyan. At least, pag nakita mo yun, yung mga blind spot mo, yung mga weakness mo, at least, ma-aware ka na. And kung gusto mo talagang ayusin tong larangan na to, ma-work on mo siya. Diba? So, importante yun. Observing yourself on a third perspective, on a separate perspective. Tapos, ayun. Ito, are you humble enough to cut your losses? Yun lang. Like, kaya mo bang baguhin yung stance mo? Kaya mo bang tumanggap or i-admit na mali ka? Kaya mo bang mag-take ng mga small hits para mapunta ka sa tama? Kaya mo ba mag-take ng feedback? Parang feedback mechanism yung market eh. Feedback, tapos lilipat mo yung investment mo kapag mali ka, lalagay mo sa tama. So, may mga ganong circumstance. Emotional mastery ito. Ito rin, kailangan mo rin tignan yan. Kapag nagsimula ka na, mararanasan mo na yan. Pag yung first, 2,000 loss, 5,000 loss, 20,000 profit, makikita mo yung swings ng emosyon mo. And dun mo rin malalaman kung kaya ko ba to o talagang nakakapraning ng sobra. It will take lots of effort, like you have to reframe your mind, you have to practice meditation, you have to improve your system para alam mo yung volatility expectation sa pera mo, mga ganyang aspeto. Alright? Tapos, ayun. So, medyo na-cover na natin yung mga bagay na kailangan yung pag-isipan sa sarili nyo. Yan. So, I hope na after dito sa class na to, pag-isipan rin natin to, no? Napaka-importante. Ngayon, dinaanan ko lang muna yung mga psychological and behavioral components para ma-imagine nyo na. Ngayon pa lang, bago pa tayo magsimula dun sa mga technical and fundamental concepts, ngayon pa lang, medyo na-imagine nyo na yung sarili nyo or yung mga behavioral characteristics nyo. Kasi it will play a big role sa mangyayari sa'yo sa investment and trading journey mo. That's it mga ka-investa for this lesson. I hope marami kayong natutunan and I hope nag-enjoy kayo from this lesson. So see you again in the next lesson. And if hindi ka pa official student ng Investa University, these are the steps on how to enroll. Investa University is an open U for you. Kaya, we made the enrollment super easy. Bilang ka lang ng 1, 2, 3. 1. Subscribe to our YouTube channel. All Investa U videos will be uploaded here and also in Investa Learn. 2. Like and follow our Facebook account. 3. Join our exclusive Investa Group. I-search mo lang ang Investa University Group in our platform. Then click Join. Read our short love letter for you and click Agree. Ngayon, estudyante ka na ng InvestaU. Ganun lang, super dali.